Ultra, sa Life Stealer yung Razor, pwede din siyang imid eh. Mm-hmm. Against the Mirana, di ba? Typically, ganyan din yung isa. Hindi, pwede rin yung ibang team rin kasi ginagawa. Pwede gawing offline itong Tiny, yung iba. Ah, oo. No? Tapos, teka, si Whisper sa bagay. Nagagano din eh. Pwede rin. Tapos gawing Mirana support, tapos Death Prophet mid. DP mid, pwede din. Pero ano kayang ban ng Tundra? Anong tingin nila dito sa draft na to? Patingin ko, offline talaga kulang eh. Tsaka ano rin yan, magandang counter yan sa Razor, itong Shadow Demon with the Purge. Babagal ka talaga dyan. Bukod dun sa disruption, syempre. Oo, yun pa. Okay. So yun na nga, habol na kayo mga idolo dyan sa ating wager. Lapag-lapag na ng mga double exit points. Di ko makita itong game sa 1xBet. Pa-help, sabi ni Boss Neil. Naku boss, PM ka na sa Koenix page ngayon mismo. Check mo kung may sasagot kasi andyan lang yan. Punta ka lang sa eSports, Dota 2. Kung ano yung live doon, matik. Tama. Diba? Mulan, Dota 2. Ayun. Okay. So, ayun. Pero yun ba, diba? Pakbigla yung binan. No? Naguguluhan rin kasi sila sa lineup na itong OG. Una, support, tapos biglang magbaban ng mid. Buti ng safe. Buti ng kasi safe. Alam naman yung meta natin ngayon eh, lahat ay pwede nating i-lane. Kung saan man ilagay, di ba? Oo. Alam din naman ng OG na yung Razor, pang mid na to. So, nagbaba na sila ng mga carries nitong si Pure. TB, Draw Ranger, yung ayaw ba ng Lifestealer? Tsaka yung mas malakas pagkasama itong Clockwork nga. Ayan. Kasi obvious naman yung lane dito ng Tundra eh. Yung Rubik Brewmaster na to. Kung Mirana mid to, sino ngayon ni Seb? Pwede rin DP5, ang daming possibilities talaga eh. Sa bagay. Ano, pwede rin Mirana 5. Last pick pa sila. Ayun, ni Luna. Well, suntukan, panalo naman ng Lifestealer eh. May palag naman din. Pero kasi, pagdating sa team fight ba, at kung maagang mag-snowball ang Tundra, dun magkakaroon ng problema ang OG. Oo. Pero kung late game man ang usapan, at tapatan lang din naman ng Lifestealer Luna ang makikita natin bandang huli. Kaya niyan yan. Helis. Helis na tayo dyan. Sa mga ganyang sitwasyon ba. Okay. Yeah, 2-0 daw, sabi ni Allen Bryan. Yung, ano kaya magiging pick ng OG dito? Pero para sa akin, pwedeng Death Prophet mid na to. DP mid. Ay, hindi. Death Prophet offlane para sa akin. Tapos pause for Tiny. Tapos Mirana pwede pause 5. Tapos pick sila ng mid. Mid. Against Razor, sino yung mga magaganda? Tingin mo? Pwedeng mga Kyop. Lina? Kyop, Lina. Ay, di, Kyop. Pero parang Kyop ayoko, sa Lina, ayoko sa Lina. Oo, kasi yung Kyop at least map, pwede mong putulin yung static. Oo, yan. Di ba? Mga ganun ka din. Kung makulong ka dun sa cogs, at least may way ka para makatakas. Pang Kyop nga ata. Pero sabi nga natin, OG yan eh. Unpredictable yan. Unpredictable. Eh, nagmira na min. Yung pala, wala sa nabanggit ng last pick. Baka bigla na lang mag-inigma yan. Mga ganun. Pwede, kasi pwedeng offline pa din kulang nila. Diba? Nabanggit na din natin. Pero mahirap mag-inigma dito. May Rubik. Mismo. So, oh, diba? Ganun na nga. Ayun na nga ang nasasabi sa hula kasi. Pwedeng offline Dark yung last pick. Pwedeng mid. Mirana mid pa nga ata. Mirana post 5 or DP post 5. Ayun nga eh. Oo, alin lang yan eh. Pick ka na. Parang minamira si Rana ulo. Si Whisper, ginagamit niya din parehas. Hindi, pero Dark Seer offline yan. Team. Oh, yan naman siyempre. Yan naman siguro. Oh. Baka naman gawin nga, pa-excite pa eh. Tinatagalan pa yung pag-pick ng hero. Sabi, BCM ano gamitin mo? Bala ka, Seb. Nag-ihip sila eh. Ano, kaya mo ba yung Razor mid? Oo. Mirana ka? DP ka? Sa, ikaw na pumili. Ikaw na pumili. Ako nang bahala sa ano, adjust. Sabi ni Seb. Dinaan na lang sa tanda ni Idolo, no? Pero yun nga mga kaibigan, habang busy sila, okay. They went for the typical Seb post 5. Mirana. Alright. So, eto, mga Chong, check natin ano ba ang gagawin ng OG. Will it be enough para nga makabasag ng momentum at maka 1-1 kahit pa paano? Tignan natin. Nagdagdag na ng sustain itong OG. Ano? Kumuha na sila ng mecha hero or 5 heroes. Frontliner. Kasi kanina yun yung kulang. Diba? Mag-heals kaya itong Daxer na ito.
Parang, what? Di na. Bios enjoyer lang talaga to si Yan, no? Malay mo naman, di ba? May mga scream sila na gumagana daw sa Mars. Oh, di ba? Eh, bakit naman hindi? Malay nyo, mga pare. Nag-fail kanina, so huwag nyo nang gayahin, guys. Ayun na nga, di ba? Huwag nyo nang tolaran. Baka naman kasi sundan nyo pa. Pwede yun, sa late game pa, may mga kroro yung kalaban. Gagawin mo Wind Waker, di ba? Eh, pwede pa. Pero kung ipi-first item mo, eh, medyo ano yan. Kung lalaban kayo siguro, kung lalaban kayo at nag-yules ka at tapos kayo yung dominating, maintindihan. Mm-hmm. Kaso, pero losing side sila eh. Palugoy kayo, tamang yules ka naman dyan. Oo. Una sa lahat, hindi mo siya magagamit pang scale sa next item mo. Pangalawa, ang daming pagkababa mo, mayayari ka. Diba? Sinetap mo lang yung sarili mo. Yun nga. Kung sakaling pan-save mo man. So, yun lang naman yung nakitang problems earlier, but right now for OG, let's see. Again, mas may sining yung draft nila ngayon kumpara ng game number 1. Oo. Meron tayo dyang surge para kay LS. Pwede niya habulin kung sino man ang gusto niya. Pwede rin yun pag na-static link siya, di ba? Isi-surge mo lang. Oo, basic yan. So, again, mga kaibigan, eto. Toby Bro pala to. Talo yan mula kanina. Wala pa daw. Ah, wala pa talo yan mula kanina. Malalaman. Okay. Alright. So, wala naman siyang kaagaw sa Raygun. So, possible na mag-Raygun siya dito. Minsan kasi may naka-ampi siya si Pure, nag-alchemist. Minsan dalawa sila na Raygun. LS din. Oh. May nakikita din akong ganun. Kung hindi man sa Tundra. Bromaster, nag-Radiance pa din. Tapos naka-Radiance pa din ni LS. And then si ano yun? Nakas natin si... Saan? Si 33. Ah, si 33. Bro siya, di ba? Nag-Radiance siya. Si... Sino mo yung isa nila? Si Timado. Nag-stand din si Timado, di ba? Siya yung LS siya. Siya yung nag-Mainstorm na lang. Ah, yan. Nag-adjust siya, di ba? Yung kakatapos lang ng... Slardar Maleb. Ah, oh, yun. Yun nga yun. Naganda nun eh. Pero again, mga tropa. Tignan pero natin. Pero mga nakaraang laban, may nakitao Slardar Maleb, nagpe-pay off naman. Kumbaga, pangit lang yun sa game na yun siguro. At least, diba? Nakikita natin na posible. Mm-hmm. Yung mga ganun bagay-bagay. Sure win, OG. Brewmaster na si Toby. Sabi. Grabe. Galing. Criticism pala yun. Akala ko, compliment na kayo. Compliment na kay Toby. No? Akala ko, gusto mo na eh. Hindi talaga sa mata to si Toby kasi marami siya talagang... Questionable plays. Pero kanina... Consistency ang nangyayari kasi sa akin. Sabagay. Consistent na negative ba, eh? Nagkaka-error. Pero kanina, sobrang ganda din naman ng mga pinagagawa niya. Oo. Game 1 ha. Game 1 lang naman. Pero itong game 2, sa taas, medyo mainit. Gustong-gustong kumulit. Mm-hmm. Sakit to, Whisper. Napapakamot to. O yun, pre. Pre-courier. Mm-hmm. Yan mo nang kahinaan ng Daxer sa early level, no? Hinapasin ng Iron Shell yan. Dalawa kayo melee. Lapa Surge. Wala mo pa, Clockwork. Clockwork nga. Thank you yan. Teka lang, si Pure, delikado. Avalanche Talon cooldown. Yun na lang ang sasabihin ni Pure na okay na. Mm-hmm. Back muna. No. Trade lang ng resources dito. Mm-hmm. So sa mid, Bosowa, ang nakikita natin dyan, Razor at DP. DP. Typical. Maghihigupan lang yung dalawang yan. Maghihigupan. Pero lamang siya dyan, DP. Dahil buhay sa kanya, no? Kapalit. Siya, magka-damage lang. Sustain, mas sustain ni DP. No? Tsaka pushing, grabe din talaga yung DP pag naiwan eh. May static link man siya. May pansecure siya ng creeps eh. May swarm siya eh. Yan. So di siya malulugi dito sa laning. Oo. May pang catch up ba? Mm-hmm. At saka hindi pwedeng umalis si Topson sa lane or paalis-alis. Gawa nga nung exorcism, pwedeng sulitin. Pero, okay, water rune. Si Aro daw. Ari na paalayo ng nilibot. Yun nga eh. Ayun no. Pero yun. Ano mga creeps? Oh, water rune. Water rune no. Nilure na yung creeps. Tapos yung water rune sinigure niya. Grabe naman yun. Sobrang efficient niya na. Mm-hmm. Oh, makukuha na ulit nila dito ngayon yung ano. Yung creeps oh. Yun na. Nabalik niya na dun. Grabe nga yung gameplay dun niya. Ari. Ari. Solid yan. Kasi gusto mo din naman na umaangat. Yung creeps eh.
ay bumababa papunta sa inyo, diba? So goods to for OG somehow nakagawa sila ng ingay dyan sa may top lane. Razor on the mid, hindi siya nakakuha ng water rune, nakuha nga both ng OG. So antay ka talaga dyan. Tumalo yung last hit na itong Arrow? Whisper. Uy, teka, Arrow? First blood data to ha. Mukha nga. Pero meron naman siya mga pang survive. Then again, gandang lift mula dito kay 9 class. Nakapag-salve up. Ito namang si Toby. Okay. Nice buhay. Try. Muntik lang. Nakapag-salve up pa rin mga tropa. Pero nga yung last hit na itong Darks. 7 lang. Nice, yun. Nagle sila sa lane dito. Ang last ring kasi nakasama ng Luna eh. Luna, Clockwork. Clockwork. Pag nag-level 3 dito, siguro, naunan mag-level 3 itong Clockwork, pwedeng may mamatay dito. Hindi malabo. Alam mo na mga yari dyan. Dalawa pa namang melee to. Ayun oh, kita mo, sabay focus dito kay Ari. Kaso si Pure. Inabis nila eh. Level 1 pa lang yung Ion Shell eh. Ang ngina oh. Kahit di kita kasi ni White Moon, walang problema eh. Nauna pa mag-level 3 yung Tiny ah. Ganun. Well, hirap si Whisper eh. Lumang yung iwas niya eh. Pero Topson ah, almost half ng last hit ni BGM niya ah. Oo nga no. Hirap yan. Ang palit niya si BGM ah. Hindi, dinawagshot daw siya kanina eh. Talaga. Pinag-tripan daw siya kanina eh. Pinag-headshot siya ano eh, sa headbang siya. Oo, yun. Nangagrabe naman yun. Actually, gandang kag nun. Na-deny yung pagkamatay ni Pure. Tapos, tuloy-tuloy pa resources niya. Yep. Pero nga, medyo ano lang. Semi... Tansya-tansya pa yung ano dito. Both sides dito. Yung nga yun, no? Ano pa? Magkakataloy yung mga... Magkakapatayan pa yan siguro mamayang gabi. Ang 5-minute mark. 5-minute mark. 6 minutes! Tignan natin kung sinong lilipat sa may mid lane. Sinong support ang mauuna. Ganun lang naman yun eh. Since parehas naman malakas itong ano eh. Pwedeng mag-connect dito sa mid lane. Itong Clockwork or Tiny. Susundan lang ni Clockwork yan. Si Tiny, yung movement. Bossit na bossit na siya. Oh, mirror niya lang yan si Tiny. Bossit na yan. Walang mag-battery assault ka lang kasi. Pwede na eh. Pero 9 class, pating a Seb on his Mirana. Yan ang pag-minute. Pero hindi pwedeng mamatay dito si... Si ano si Pure. Sa top lane. Si pag nag-rotate. Pag nag-rotate itong si Seb. Pwede. May twin gates naman ano. So dito naman sa top sila yata mandadali. Nagka-vacuuman kesa first blood. Yun nga nakuha ni Pure. Pwede pang umisa mga idolo. May purifier naman. Kaso teka lang. Lucid beam mo. Yet up na yan. 1 more second. It's not needed. One hit na lang. Sabi ni Tropa. Pwede na. By the way, the first blood natin sa atin ng 1xbet with the bonus na mas pinataas. Ngayon, up to 7,800 pesos using the promo code Kuya Nick, all caps. Yeah. Yung maganda rin sa Luna pick dito, Boss JB. Pag naggabi kasi, di ba may night vision pa siya? Tapos, yung lunar blessing niya pa ay global na. Pag night time. Thank you yan, Kai. Razor. additional damage. Oo. Pasakit yan. Ititipi ha. Ipit. Kaipitan sila. Pero, totos to. Yan ang antos na hinahanap. Kaso si Pure. Makikita dito ni Seb. Arrow might be available. Dinikitan. Shotgun yata. Pero Pure, mga idolo. Yatap. Naluto. Double kill for Whisper. Gandang bawi. Kaso yung mid. Yung mid na binabaog dito, si Topson kanina, dinalawan lang ni 9 class. Ayun, ang nakuha nila si BGM. Ayun. Ang sakit nun para kayo, no? BGM. Kasi talagang ganda na nung lane niya eh. Nabanggit mo nga kanina, almost half. Oo. Diba? Pero dahil sa kill na yun, eh, almost lang netop nila, same lang, no? Same na lang. Parang baliwala yung nilamang niya ang earlier. Okay, ha? Yeah, yun. Boss, kaya ba under 52 kills? Kaya! Kaya naman. Tiwala kaya lang. Kasi Luna, DP, marami silang farmy tong mga to. Pang objective. Uy, nailift. Patay yata si Whisper ha. Magagantihan. Naku po! One more hit! Oh, buhay pa! Nakita! Nakita pa yun na yung gas! Kanlilingon! Lumingon! Kuya Eddie, ano ba? Lumingon. Ay, ayoko na lang mag-talk. Bakit may ganiring play? Pero sobrang off nun. Kasi buhay na dapat talaga na si Whisper.
wala na makakasunod sa kanya dun eh. Sayang lang. Kasi ano yun, casualty talaga sa kanila. Oh, nagka-ultihan. Pero si Thompson palaban. Kaso nakita niya naman dito si Ari. Bakit hindi? Ito na lang. Yun nga lang mga tropa. No. Apat. Nakita nila. Then again, ito nga si BCM kinulong sa Cog. Sabay pinapalaman na nga ng damage. Kaso lang yun nga Lucid Beam. Di pa inap. But BCM mm-hmm. all final fall is a double kill for Pure. And Tundra. Outplaying OG dito. Outnumbered. Outnumbered. Hindi, dinadaan nga na lang nila sa ganun-ganun na numbers. Brewmaster, na-hold niyo yung bot eh. Walang problema. Pero may in pa naman dito si BZM na nandun yung Razor eh. Tsaka, yung mga ibang kampi niya, no? Tsaka boss, ganda ng lane sa mid eh. Tapos, you know? Nagpa-fall off dahil sa mga gantong error. May mali. Kumbaga yung rotations, no? Oo. Hindi, dapat kasi sa ganyang, Aba? Alam mong lamang ka na sa lane. Boss? Op, teka lang. Teka. Uy, teka. Nice kulong, pati sila nice una. Kulong nga yun, ang gandang body block niyan. Sila yung nag-setup, sila yung mabibigyan. Ano to? Dito pa si Toby. Si Whisper, ayun na nga. He's so careless right there. Sabay si Sem, patay din. White Moon, buhay pa. Mga idolo, kalaboso yung tatlo. Ano na nangyayari? Sa stage ng game na to, kasi dapat naglalaro ko yun sa Death Prophet eh. Kasi siya yung pinakamalakas na no? Stage na to. Eh, boss Owa, paano sila maglalaro sa DP? Wala pang EXO. Tapos dalawang beses namatay. Sabi, yung mga before, diba? Oo. Sabi ni BCM, yung ulit sumama sa inyo. Oo nga eh. Ayaw, wala dyan. Gusto nila sa Daxer eh. Pwede naman iwan na lang yan eh. Kaya niya naman yung dumiskarte eh. Sa level niya, sa farm niya. Etong medyo masakit, mas Owa. Isosolo kin lang ni Tops. Woo! Ang hirap niyan, ang hirap maglaro ng Dota pag ganyan. Ito pa, may primal speed pa. Potential na naman ito na, ano, team fight. Totoo. In favor of Tundra. Lalo na sila ibibitaw eh. Ang masakit dito, Boss Owa, for OG kasi, yung lineup nila, built to fight as a team. Pero kung hindi nga naman din napapagana at na-utilize, kailangan nilang i-drag yung game up to the point na makaka-farm muna si Elise ng madami-dami. Ang same story na, nakikita ko na naman si Whisper dun, no? Doon na naman. Sa left side na ancient, no? Doon na, doon na naman. Parang yung kanya kanina, no? Oo, eh. Tama, chepe-chepe lang ng, ano, farm. Oo, kailangan mag-step up sila dito. Kasi, kung tuloy-tuloy ito, ang saya ng Tundra niya. Ang saya talaga sa mga ganyang pangyayari. Hindi nagtutugma-tugma yung mga skills nila at heroes. Tonto, ayaw mo. Para mas pinili nilang i-punish yung top or mag-play around the Daxer. Instead of the Death Prophet, di ba? Or yung Death Prophet, kumunik sa top, use the EXO, di ba? Yan. Yung mga ganong gameplay ba? Oo, kaso, papunta pa lang siya, naharangan na siya ni Topias, napa-EXO siya, tapos namatay. The timing is not right. The timing is not right. Ay, nag-rage. Ay, naku po! Ay! Pwede pumasok sa kag. Wala kang masasakyan, par. Grabe. Ang hirap nito. Outnumbered to mga to. Hindi, isipin na lang natin ano yung pwedeng magawa ng OG para makapanalo. Yun nga lang, teka lang, drain up na yung wall. Tinas naman sila doon. Kasi si Thompson mayayatap na dito ngayon nitong OG. Ayun. Okay, two ultis committed. Two heroes taken. Plus a tower on the top, at least makakakuha dito yung OG. Ng objective. Diba? Ina-underestimate niya itong team OG. No, kala niya, kaya niyang labanan anytime eh. Anywhere eh. Yun nga lang, hindi niya alam. Marami palang nakaabang doon. Sabi ni Topias, okay. Kalma muna. Kanina pa ako din namamatay eh. Tano lang try ba? Try nga ulit. Sinukat lang. Diba? Eh, may mga ganyan place naman kasi siya. Gusto niya i-try i-def itong first tower. Eh, kaso nga lang, yun nga, ready yung OG doon. Sinukat kung high tide. Nalunod. Nalunod. Sinukat yung high tide. Sinukat tar eh. Eh, high tide nga. Nalunod muna dito si Kuya Marazor. Oop. So, Arcane. Poprotect lang para kay Topson yan. Para tingnan siya eh. Siyempre. Efficiency pa nga oh. Efficiency pa sa bote, no? Ano na talaga siya? Gumamit ako, hindi pwedeng hindi. Pare-refill dapat yung bote ko. Kahit puno. Pero yun mga pare ko, BCM. Meron naman sila ditong EXO maya-maya konti. Pero kasi for Razor, parang the moment makuha niya yung BKB, mas magiging active sila eh. Diba? Yes.
Reason mo kasi. Ko, walang makaka-predict reason dito pag na-BKB. Lalo na ito si Death Prophet. Siguro ang ano lang dyan para hindi sila mamatay yung Surge. No. Surge lang ano nila dyan. Sabagay. Tuntol para may mailigtas ito si... Yan na, yung mga ganyan lang. Oo, no? Kasi sa ngayon, medyo single-targeted pa yung Tundra eh. Diba, hindi pa naman din ganun scary yung ano yung Luna. Kasi yan pa lang naman na item mo, as we can see. Magpa-farm pa nga yan. Pero mga... Oo, paano masasabayan ng Elise yung matamang Luna? Ayun na nga, guys. Pag tumaba na din yung Elise. Oo, yun lang. Yun na yung moment na iniintay niya. Kailangan pumantay siya sa network niyan. Kasi hindi niya makakayang i-man fight yan. Siyempre, pag ahead sa item. Iba talaga yun. Out na outnumbered ng item, di ba? Out leveled. Out ka na diyan sa out naman pag ganun. Out ka diyan. Pero sa LS mabagal din siya mag-farm, eh, no? Hindi niya pa kaya mag-ancient unless naka-radiance na siya or papunta na siya doon. Kung one component na lang. Though farming item din 'yun. Pero pwede na rin siya noon. Oo. Oh. Lumaban, but Mordigan Radiance, laban police, na yan. Police lang siya. Kaya naman din eh. Impes-impes na lang din, ano? Pero for Mirana, 4 stuff. Itong item niya, no? Hindi na. Ni BGM. Ano nga Witchblade. Mag-Witchblade? Hindi, nakakapusa na din siya sa damage eh. Kailangan na din nila nun. Makaganda ng item ni Whisper ngayon, ha? Pumabawi. Siyempre. Grips na. Grips na talaga dapat yan. Hindi na pwede yung mga yuls-yuls na yan. Tinatataba Elise butot balat na yan, sabi ni Joshua. Galing mo nga dun, boss. Tataba. Husay mo! Ay, kaya na pa yan. Kaya yan. Mga 5 mils per, ano? 5 mils per day. Apple. Mga medyo, ano, malayo pa siya sa relic. Ginawa mong inuman, ha? Apple. Kaya sa Apple yan. Oh, pero yun! Oh. Pero may clockwork. Teka lang, ayan, ganda yung pest. Ang bilis, kang karot, oh. Kang karot yung creeps, di nila mahabol, eh, nakita. Nakita, na-slow, na-lucent beam. Nakapag-regen naman. Kaso lang, wala. Isang beses ka lang makakasakay. One ticket ride para dito ngayon kay Timado and wala na. Wala nga, no? Tamang patience lang dito si Clockwork, si White Moon, no? Wala, one-way ticket lang yun. Parang enforcer na nakaabang sa ano. Pero ito nga. Arrow? Tumama naman kay Clockwork. Pinuto lang naman dito ni Toby. Yun yung Siphon. Sabay huli dito kay BCM. Gandang infest mga idolo. Talaga namang binuhay pa yung isa. Pero merong wall na binaba. Nakapag-split pa dito ngayon si Toby. Ahabol pa siya. Gandang slow BCM. Nadadali pa dito ngayon. Dalawang korang nawala. Isusunod pa dito si Ari. Gandang avalanche mat. Sa stun naman sila. Kaso binato ng bato. Sabay etong si Pure. Nakaabang dito sa may daan. And that's two down. Actually, triple asama pa LS. Three. LS, and then DP, then Tiny. Ano? Uy! Uy, ang katabi. Best friend? Uy, siguro. Iba pa yung lucid beam niya. Si best friend? Parang hindi nga rin talaga sila nagsama-sama, ano? Well, hindi sila makapagsama-sama. Hindi ko nakikita yung magkasama na yung Tiny at saka yung Daxer na naka-ion shield na magsisetup. Yung ready ba sa fight? Oo. No po, mga pare ko eh. 15 minutes in. Ganto na yung nangyayari kaagad. Hindi ko yung na-expect yung ganto, ha? Paro Tundra. Yeah, ngay. Pero grabe rin ko sa mga... Kapag inuunahan rin talaga, one step ahead lagi itong Tundra. Yun nga. Huh? Baga pag magpe-play yung OG, ando na sila. Naman, careless naman si Timado. Kala niya hindi siya mamamatay. Buti. Buti nag-back na yung Tundra dito. Bagay, pabuhay na yung DP, pabuhay na din si Tiny. Oh, wala rin silang split at saka hookshot, so Lilo muna. Grabe Tundra, di man lang pinasarap panood. Ayan, nag-back na muna sila. Pinahingan dito naman, yung OG. Papahingan din, syempre naman may cooldown rin naman yung skill ni ano, Primal. Ayan. Ay, ni Pandaren Brewmaster. Oo. Post 1 na ba dati yan si Pure Boss Owa? Di ba off yan? Ba't lagi ganyan GP? Carry on. Post 1 talaga yan. Boss, dyan ka siya in-idol nung carry entity on pa siya. Oo. Halimaw mag-farm yan eh. Mm-hmm. Tsaka ano yan? Gustong gusto ko yan na gano'n. Nagdo-doom carry.
Oo, oh, no. Nag-LC Carry nga eh. LC Carry, oh. Eh, gusto ko sa ano. Ano ba? Unique. Parang, oh, yun nga eh. Para siyang ano dun, kasabayan si Nila Skeeter nun eh. Akala ko talaga nung... Nag-SF Carry pa. Oo. Ayun pa. Hindi, talagang nadali sila nun ng meta eh. Mm-hmm. Alam ko yun yung kapanahon na ni Mars. Yung OP, yung shield. Yung Mars? Bulwark. Yung Mars na may tatlong ano, di ba? Yung Aghanim's? Oo, yung Aghanim's. Yun, alam ko yun yun eh. Yun yung mga kapanahon na nun eh. Shoutout sa'yo, Nico De Leon. Yo. Shoutout sa'yo dyan. Natabunan na eh, natandaan ko lang eh. Matandaan. Toby, natagpo ang mataas ang network. Uy, bago yan. Bago ah. New, oh. New to the eyes. Hey. Usen. Yay. Okay. Balato na. Pero na nga. Balato na yan. 4K na yung lamang ni Luna sa Elus. Yan. Ang maganda naman dito, meron silang wall of replica. Pwedeng makakopy ito si Luna, no? Mm. Pwede nilang pang turn around fight. Basta maayos yung execution nila together with this avalanche. Siguro yun yung maging combo nila eh. Baka yung ito avalanche toss, di ba? Oo, oh, ganda naman din talaga. Pero Seb, makuha ka ng leap dito. Uy, di na. Di na para mahuli pa, sabi ni Rubik. Hop! May pasulit. Punch carry ni Pure List. Oo oh, naman, isa rin pa yun. Sapa, oo nga yun. Mga weirdo kasi mga carry niya nun eh. Parang may similarity nga rin sila ni, ano, ni Watson. Nagpa-punch carry rin yun, di ba? Oh. Ba't ako rin mag-punch carry yun? Oo. Oh. Pero yun talaga, parang glory days yun ng entity eh. Mm-hmm. Stormstormer, di ba? Doon talaga sila sumigat. Stormstormer with the Batrider. Oo, oh, yun yun. Pag si Batrider, sure na eh, no? With the Imbaker. Gusto niya yata, nagra-rhyme sa pangalan niya eh, no? Palupit, with the Pangolier. Uy, pero dati talaga yan yung mga solid eh. Yung mga ano doon, di ba? Ember. Wala eh. Si Ember. Mayroon dyan ang mga air. Lahat na may ER sa dulo. Wala. Solid yan mga body. So yun nga po, buwag-buwag na. Stormstormer. Sa team na ba siya? Di ko sure eh. Basta wala na nakaraan sa nasa entity. Ano siya? Nasa nouns, di ba? Oo. Tapos nawala na rin. So yun nga. Ano na siya. Tapos, si DM ba? Yung pumalit sa kanya? Ay, sa... Offline entity? Nila. Oo, ngayon. DM tsaka si No One, di ba? Mm. Sa entity ngayon. Yui, nakaraan. Ngayon. Tapos ngayon si Watson, no na scary na. Mm. Bog na yun. Fishman na lang ata natira dun eh. Sa so original. Si Kataomi. Ayun, si Kataomi. Sa so, pala yun. Kaya ba 26.5 kills, 2 drops? Oo naman kaya. Yan, ganitong ka-dominating sila. 26.5 unless mag-GG agad ang kuya mo, OG. Ayun. Ayun, nandun ka malulungkot nun, bossing. Yun, ang malulungkot ka. Mm-hmm. So, pagka ganyan, expect mo na lang, di ba? Tatlong team wipe. Tatlo, dalawa. Kulang niya, 13. 13 kulang mo eh. So, kaya yan. Possible there. Lalo na kung may magpapapitis ng paganyan-ganyan. Ayun, no? Ayun, pag- plus one, plus one lang. Ayun, no? Pwede na yan. Tapos malayo sa objective, eh, tatagal yan. Tatagal nga. Pero busy yung mga pare. Napalag pa. Oh, wala na. Uy. Tatagal lang. Magkaka-BKB naman siya dito. Once magka-BKB siya, ang pamigil na lang ng Tundra would be yung hookshot. Uh-huh. Yung nalang nakikita ko. Diba? Hookshot na lang. Wala naman din mag-abizal dyan. Base sa mga heroes nila. Di oh, na. Wala talaga. Lalo na yan eh. Sino ba yun? Si JPK ba yun? Yung nag-abizal sa... Eh, nag-basher sa Keeper of the Light. Si Save. Si Save. Si Save. Stun yung ano, yung enigma ng Black Hole. First hit bash. Hassle eh. Siguro nagulat yun, no? Grabe nga yung creativity dun yan. Ano? Good, no? Si Save. Ay, binaligtad. Si Save pala yung kanina. Kaya na nga, Relic. Malapit na lang, no? Malapit na siya sa Radiant, so... Kaya na ba yun? Parang di pa rin eh. Kulang pa rin itong Radiance lang eh, no? Testing natin. Uy! Hookshot missing. Teka lang, nagkakamali ah. Nagkakamali ang Tundra. Wala silang hookshot dito ngayon. Yung split, wala na din. Pero si Pure nandito sa baba. Masakay lang si ano, si Rubik. Class, no? Wala lang, preloader lang. Pasyal mo ako.
Ayaw ka, ano? Night ride. Ayaw mo, lumiliit, lumalaki yung icon niya sa minimap. Ibig sabihin, si Rubika tayo nakiklik. Ayaw. Lumabas din. Lumabas din ang palamunin. Pero, oo. Sinetapan, kaso, teka lang, sa may mid lane, nandiyan pa naman yung tier 1. So, medyo mahirap. Nag-clap. Na-slow si Seb. Umahabol sila dito kay Ari na. I-lift na patagal nga lang, pero patay pa din si tropa. Ari will still fall down here. It's pretty tanky. Sustained by the Ellis. Good play coming from OG. But Pure will take Ari. He's on a mega kill. Sabay pinapalamo na nga dito ng Eclipse. Ito nga si Timado. Then again, naka-rage. BKB naman dito na itong si Puro. Hindi kinakaya yung kalmot nitong si Timado. Pero mga tropa, maisasalba pa ni 9 classes Pure. Grabe naman yun. Grabe nga yun. Oh, si Toby na lang daw. Pwede naman. Sabay higop, slow kay Toby. Merong split. Umabot pa nga. Kaso, mga tropa, lalaban pa ba ang Tundra? Mukhang pang back muna ata. Wala na sila dito ngayon mga ibabato. Humahabol pa si Timado. Pero, sige, lapit. Shado ng malalim. Oh, tier 3 na yan. Stolen arrow missed. There's the lift. Aabutin pa dito si Seb. Pero walang follow-up. Good silence. Doon natitigil ang lahat. Ayun na. Magandang pangitain nga to para sa OG. To. Meron na silang damage kahit papano, no? Kita mo nung gano'ng nasaktan si Luna na nag-madness siya. Tapos yung replica nandun sa harap niya, no? Tinitira siya ng illusion. Ang sakit. Tapos may Naix pa sa tabi niya. Yun nga eh. Yung kalmo talaga nung Naix yung bumabaw. Comeback na to, sabi ni Amigab. Yun nga. Yun nga. Ang sinasabi ko naman yan eh. Ano kasi to? LS pa din talaga LS to. LS kontra Luna. Together with Dark Seer sa tingin ko. Yun yung power spec niya. Itong OG. KKB's din. Ano? Kinulong lang. Gandang silence. Na-prevent yung static link. Pero BCM, sumabog. Sumabog talaga. Bakit andyan ka? Ayun ang tanong. Ba't wala siya sa team niya? Kamali siya ng ano eh. Ng pinag-decision ng Parman eh. Ang layo ng team niya, no? Yun nga. Hindi kasi kung ganyan, nakakuha na kayo momentum. Kahit wala ka pang EXO. Usually, di ba, nag-stick around dyan? Stick around. Ayun yung gameplay ng OG, di ba? Stick around lang. Kaso naligaw nga doon si BCM. Oo, medyo op nga rin to siya. Medyo op yun ha. Ay, si BCM. Parang nagtatampo yata sa mga kampo ko yun, no? Yun nga eh. Pero nag-scan ng OG ha. Alam nila to. Pero mawala na sila magagawa. Boss JP, mga hassle free. Itong Roshan natin. Ayun na nga. Kita naman natin mga idolo, no? Na yun nga si Luna. Vulnerable pa, pero with this Aegis, ano to? Plus 10 courage. Plus 10 katapangan para dito nga kay Luna. So, syempre, haharapan niya na dito si Timado eh. Ko, pag nabuo na nito ni Brewmaster itong Rangers niya, sa tingin ko, medyo magkakaroon na ng difference. Another source of damage itong Tundra, pero good side naman. Meron silang Wall of Replica, di ba? Yun na. Pwede makakopy itong si Luna. Brewmaster at Luna na may Radiance. Kanina, kitang-kita natin. Diba? Sakit eh. Pero for now, mga pare ko, Tundra, relax lang muna sila dyan. Pero for Luna, he wants this tower so bad na wala naman din magagawa yung OG sa tier 2 down. Wala, papanoorin muna nila yun eh. May Aegis kasi. Sod. Kita ata. Gandang dagger avalanche. Pero nung lift, nakapag-MLS. Kaso lang mga tropa. Yung hookshot binigay. Kaso nakasakay. Ito nga si LS dito ngayon kay Ari. But Ari, pumutok ang muka. Sabay surprise, surprise. Lumabas bigla. Ito nga si Timado. Kaso lang yun pong si Topson. Nakapagtago. Makakatakas pa ba? Eclipse, pinalaman na dito ngayon sa tropahan ng kalaban. Pero gandang Wall of Replica. May Aegis pa naman daw siya, so bakit siya matatakot? Yung si BCM binahandahan sabay. Ito nga si Timado, manlalaban. Kaya naman gustong bigyan dito ng Tundra's load. Yun nga si Whisper. Pero gusto nila si Timado. Whisper, pumila ka, mabibigyan ka din naman. That's gonna be pure unstoppable. 4 dead sa side ng OG. 4-4 nothing. 4-4 nothing. Ang nangyari dito. Ano yun? Ang ganda naman siguro ng, ano, ang ganda ng pagka lift telekinesis dito ni Ninecrest dun sa initiation ni Ari, ano? Sobra. Napigilan niya maitos ito si Topson,
Tapos nakakuha niya yung avalanche. Yun pa. Ang maganda doon, nagagamit yung Infest pang save sa kakampi, hindi for safety. Mm-hmm. Ng isang LS, di ba? Ayun na nga. Grabe. Ito, high ground. Third tower na, 25 minutes. Bakit yun? Luna to. Sobrang aga. Pero tinanay mo, ang babak naman sila dito. Maaga pa kasi respawn eh. Mm-hmm. Solar Crest for Mirana. May malaking tulong since physical damage din problema nila dito ngayon kay Luna eh. Tibay ni Topson, sabi ni Joppe. Mm. Kaya nga pare. Nice save rin doon. May mga 4 stops rin kasi yung mga kampi dito ni Topson, no? Lakas kumapit sa itaas eh. Tuzay. Comeback home na OG, sabi ni Tropang Kaloyloy. Siguro kailangan dito ni Timado magkaroon ng Ags, no? Kahit pa paano. Oo. Masakyan niya itong Luna. O ito Razor. Ags talaga. Pero mag-SNY muna siya siguro. Status resistance para din dito sa static link. Pero laging nakaiwalay si BCM. Oo nga, pero hindi yun yung mga kampi niya. Andiyan naman, tumabol na dito si Timado, pero too late na. PZM nila ating. Na naman. Favorite niya yung spot na yan, ha? 9 class. May idea naman siya, pero mabibigla ba? Ganto ng mga force tapan. May rage. Is gonna be the lift. Stolen rage na gamit, sabay si Ari, patay pa. Mga idol, double kill for Toby. Grabe naman si Toby, ang init niya, ha? Hindi si Uragi ang problema. Uragi is not the problem. Uragi, nag-qualify eh. Nag-qualify. Nag-qualify nga. Sampal sa inyo yan, mga boss. Ang sakit niyan. Masakali mang matalo kayo dito. Sakit talaga niyan. Ako yung sinahing niyo, literal yun. Oo nga. Kung tatapos yung under naman, wag naman eh. Talakaan. Huwag naman, sana naman. Under 40 tayo dyan. Under 40 tayo dyan. Okay lang. Okay lang. Pero alam mo nga, tatapos na. Nasa nila, dieback kasi itong tiny. Boss baby. Dieback na nga. Pero si Whisper, kumakamot sa hindi makati. Oh, may Aegis pa ito eh. 40 seconds pa. Sabay si Brewmaster dun sa likod. Na-silence, hindi makapag-split. Lumalaban pa din naman dito ngayon itong si Thompson. Kaso lang, nakakatapang na nga yung OG knowing patay si Brew. Pero si BZM lang naman, hindi maprotektahan yung Torre. Patay yata kay Pure, mga idolo. Oh my God, what's that? 9 class finishing them off. Aegis collected, Pure. Oh, 2 versus 4 dito ha. Wala na. Buyback. Tatapusin na ni Pure po, so ha? Kaya ba? Kaya ba? Kaya yata eh. Papalagba man na rin ni Diyos ko po. Ayaw na nilang ibigay. Hindi na. Hindi na nila bibigyan ng chance ha. Walang lastura. Kung tapos na nga tapos, JB, ano yung Brewmaster? Ito na. Magsisplit mang wawarak. Ito ngang si Ari. Mayayari na naman ata. And look at Luna. Finish na ang katapusan. Pinipinish na nga ang ending. Nag-GG na bigla. Ano yun? OG. Ano yun? Grabe, 200 with the flawless games, no? Lupit nga. One-sided, parehas. Kanina, may laban sila. Mm-hmm. Against Entity. Ah. 2-0. Tapos ito, 2-0 din. 2-0 din. Napakalinis na performance from Tundra and mga idolo. Grabe naman yun. Well, panalo tayo sa bet, pero sino bang MVP natin doon, Basawa, tingin mo? Eh, baka si Pure na ako dyan. Si Pure na ako dyan. Si Toby. Diba? Si Toby, medyo may misplay pa nga.